So ikaw ay tinuring na the gifted child, 'di ba? Yan. So gifted child hindi lang sa pang-commercial, no? Hindi lang sa pang-endorsements, and sa totoong buhay din. No? So medyo as a child psychologist, alam ko mabigat, ha? Mabigat yung titulo na 'yon. Na-sense mo ba yung pressure kahit bata ka pa lang? I was always studying, parang I always had it in my head that I could do things na hindi kayang gawin ng other kids my age. And wala rin akong kalaro at the time. So talagang ganun ako siguro pinalaki ng mom ko. Parang every second has to be spent learning kasi nga sayang if I don't maximize, kumbaga, yung gifts, quote-unquote gifts na pinagkaloob sa akin. Usually, pag sinabi nilang may potential, hindi necessarily na yun ang gusto mong gawin. Ano ang medyo parang naging mga pangarap na pinangarap ng mga tao sa paligid mo para sa'yo? Nako, Doc, as early as I can remember, syempre yung mga pangarap ko dati pag tinanong, what do you want to become? Ayan, magdo-doctor itong anak ko. Ayan, magka-scientist itong anak ko. Kahit Miss Universe, parang pwede mong gawin. Pati Miss Universe, pinatong sa'yo. Okay. Pero syempre, when you're young, it doesn't really mean anything to you. It's just something people say, and it's, ay sige, paglaki ko. It's a standard response. I think I was very lucky because, parang yun nga, medyo sobra-sobra yung support. Like anything I wanted to try or anything I wanted to do, nagagawa ko naman. Pero ang pinaka-importante sa kanila at that time, yung academics. So it didn't matter how many extracurricular activities I did, or if I knew how to paint, or if I knew how to sing, or whatever. Kailangan, 99 out of 100 yung pinaka-mababang score. So laging academics ang main focus back in the day. For me. Mm-hmm. So, parang lahat naman pwede. Wala lahat namang pwede. Pinagbawal, kung ano man ang interest. Basta gawin mo homework mo. Oo. And yun nga, at that age, hindi mo naman alam yung word na stress or pressure. Yun lang yung alam mo kasing gawin. Diba? So, susunod ka na lang. And since kaya ko naman, ginagawa ko na lang din since I guess I found it easy to learn back in the day. And wala rin man ako ibang outlet. So, I just usually did what I was told and tried to do my best kung saan man ako isalpak. Yeah. So, ano yung naging turning point? Diba? Saan nagkaroon ng point na, parang teka, ibang-iba sa academics ang gusto kong gawin. Anong nangyari? It was in high school siguro doon ako na expose sa iba't ibang careers because at that time I was working also for a TV show, like a morning show, naging segment producer ako for a time. So nakaka-interview ako ng iba't ibang teachers, iba't ibang estudyante. Nakita ko nag-enjoy din naman yung tao na hindi naman yung super top honors. Talagang iba't ibang experiences yung namulat ako sa pakikipag-usap sa mga tao. So, yun, high school pa lang, medyo, okay, siguro, you know, maybe someday I can explore other options. Pero ang goal talaga, maging doctor. Yan pa rin. So, ang goal talaga ng buong everyone around me, dapat 19, doctor ka na. So, kumbaga. So, may Doogie Howser expectations, ha? Hindi man lang, after college, mag-medicine ka. Hindi. Dapat by 19, doctor ka na. By 19. And even in the commercial, yun yung term sa akin, future general surgeon or future Doogie Howser. But I think first day of college pa lang na-realize ko, wait lang. Bakit parang iba yung kultura, iba yung pagiging competitive ng mga tao? I guess woke up, like, wait a minute, what did I get into? Parang I know I've been waiting for this my entire life, but is this really what I want? Because this is what everyone wants, and I already did it. So yun, I think first term, I didn't know if I was enjoying or if I was pressured. I didn't know what I was feeling because I was in. Alam mo ba na may nadiskubring labi ng isang uri ng dinosaur at pinaniniwala ang may pinakamahabang leeg na ang sukat halos 5 palapag na gusali? Isa itong plant-eating sauropod na nabuhay sa China 162 million years ago. Ang leeg nitong may sukat na halos 50 feet na kasing taas ng isang gusaling may 5 palapag ay tabang-tama sa panginginain ng mataas na halaman. Hindi na ito kailangan tumingala pa, sunggab at nguya agad. Sa haba ng leg nito, posible daw na kahit nakatigil lang sa isang lugar, marami pa rin itong maabot na makakain tulad ng mga tao ng iba't ibang halaman.
Natagpuan ang labi ng dinosaur na Namenchisaurus sinocanadorum sa China noong pang 1987. Pero kamakailan lang, muling napag-aralan dahil wala pang teknolohiya noon makakatukoy sa mga katangian nito. Dapat alam mo na ang natagpuan mga buto ay may kukumpara daw sa buto ng ibon na may mahalagang mekanismo para hindi mabigatan at maging pasanin ang sarili nitong napakahabang leeg. Yan ang dapat alam mo. Kwentong kakaiba, siguradong aabangan. Walang pasikot-sikot, kundi sa hanggang sa dulo. Magtulong sa kapwa, yan ang aming serbisyo. Huwag diyang may alam, kaya dapat alam mo. Oh, 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 dapat alam mo. Eto na mga balita at kwentong dapat alam mo. Pag-PC Administrator David Alba ng Sugar Regulatory Administration tinanggap na ng Malacanang. Kakaumpisa pa lang ng dry season, may mga nahimatay ng lagpas 100 estudyante sa Laguna dahil sa matinding init. Kung paano maiwasan ito, abangan sa tips namin maya-maya. Tatlo ang nasawi sa isang aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kabilang ang isang pinatiliyong artista ng Sparkle GMA Artist Center. Kasamang isa pang artista na kaligtas naman. At ang pag-alagalang zebra na nakawala pala sa isang zoo sa Seoul, South Korea, na ibalik kaya? Eto tanong ko ha, front teeth nyo ba nakausli? Pwes wag ma-stress sa iyong bunny teeth dahil maging ilang celebrity ha, yan ay ginagaya. Okay, pero ligtas nga ba at nakakaganda ang adjustment sa ngipin ng dentista? Ang karaniwang tipaklong madalas na damuhan, sakahan at gubat na dadatnan. Pero sa ilang kultura sa Asya at maging dito sa atin, ito'y paboritong pagkain. Ating alamin kung paano ang masarap na luto nitong ihahain. Susan, okay ba yun? Tipaklong. Hoy, pero may mga kumakain talaga. Exotic ang tawag dyan. Samantala, ang dahilan ng pagbitiw sa pwesto ni SRA Administrator David Alba at ang epekto ng African swine fever sa presyo ng baboy. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Administrator ng Sugar Regulatory Administration na si David John Tadeus Alba naghain ng resignation. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ito ni Alba sa pagpunta niya kay Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Miyerkules. Nagbitiw daw si Alba dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. Sa April 15 daw epektibo ang pagbibitiw ni Alba. Wala pang pahayag mismo si Alba tungkol sa resignation. Sabi naman ni SRA Board Member at Planter Representative Pablo Luis Azcona, noong Lunes pa nagpasabi si Alba tungkol sa pagbibitiw. Hindi pa raw nakausap ni Azcona si Alba pero naniniwala siyang wala itong kinalaman sa mga issues sa sugar importation. Presyo ng karning baboy tumaas sa ilang pamilihan dahil sa African swine fever. Sa Bloom and Treat Market sa Maynila, 300 pesos na ang kilo ng kasi mula sa 270 pesos. Ang liempo na 330 pesos noon, 360 pesos na. Sa latest price monitoring ng Agriculture Department, 420 pesos ang kilo ng liempo at 340 pesos ang kasi sa ibang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa grupong Sinag, dahil sa ASF, mahigit 3 milyon ang nabawas sa mga baboy sa bansa at may mga tumigil din daw sa pag-aalaga ng baboy. Oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos sa diesel at 1 peso and 80 centavos to 2 pesos sa kerosene. Sandaan at apat na estudyante sa Kabuyao, Laguna ang naospital dahil sa matinding init. Ayon sa Kabuyao City Disaster Risk Reduction and Management Office, nahimatay sa gutom at uhaw ang mga estudyante ng Gulod National High School, Mamatid Extension. Bigla ang nagsagawa raw noon ng fire drill para sa mga panghapong estudyante. May ilang hinimatay habang nasa open field kung saan sila nabilad sa araw. Meron namang nawala na ng malay habang nasa silid pa lang dahil siksikan at sobrang init. Sinuspindi ni Mayor Dennis Hain ang klase sa eskwelahan ngayong araw dahil sa nangyari. Hindi raw nakipag-ugnayan ang eskwelahan sa lokal na pamahalaan para sa fire drill. Wala pang sagot dito ang paaralan. Eto ang dapat alam mo. Sakaling makaramdam ng pagkahapo o pagkahilog, ngayong opisyal ng tag-init, payo ng DOH, pumunta sa lilim, uminom ng tubig at itaas sa mga paa para sa blood circulation. Para makaiwas sa heat exhaustion, uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig araw-araw.
magsuot ng preskong damit. Iwasan lumabas ng bahay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero kung kailangan lumabas, huwag magtagal sa initan at gumamit ng payong o anumang panangga sa araw. Kapag food trip ang usapan, mapapatalon talaga sa saya. Pero paano kung mismong ang food trip mo ay siyang tumatalon? Mapasigaw pa kaya ng more? Kilala bilang apan sa mga taga-Jensen ang grasshopper o tipaklong. Mahigit 5 taon na raw itong pinagkakakitaan ng 38 anyos na si Rosie. Ang maliligsi kasing tumalon na tipaklong na gagawa niyang kutkuting malulutong. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ay nakikipaghabulan at nanghuhuli ng tipaklong si Rosie. Sa gabi rin daw kasi namamahinga ang tipaklong kaya hindi malikot ang mga ito. Hindi rin daw aktibo ang tipaklong kapag malamig ang panahon. Pag-uwi, agad hinugasan ni Rosie ng 3 hanggang 4 na beses ang mga tipaklong. Maari daw kainin ng buo ang tipaklong at wala nang kailangan tanggalin basta nalutong mabuti. Sunod na nagtimpla ng pang-marinade si Rosie, ang pinaghalong soft drink at suka. Magdamag na ibababa dito ang mga tipaklong para manuot daw ang manamis na mis na lasa. Paano kaya hinahanda mga tipaklong na yan para hindi magtatalon sa sikmura? At ligtas kaya siyang kainin? Sundan ang buong kwento maya-maya lang. Abangan niyo po yan. Heto mga dapat alam mo, lalaking sumalang sa initiation ng isang fraternity sa Cavite na comatose at namatay. Naku, yan na naman. Mm-hmm. Ilang kaanak na mga nawawalan sa buwero, bakit naging emosyonal? At mensahe ni Zian Lim sa audience feedback ng pinagbibidahang GMA dramang Hearts on Ice. Patuloy nyo kaming i-heart dahil marami pa kaming kwento sa pagbabalik ng Dapat. Alam mo! I try my best na i-grab ng ipagwa ang full potential. We'll be right back.
dito sa Pasay ang parcel ng Umanoy Shabu pala ang laman. Mahigit 3 milyon piso ang street value ng Umanoy Shabu na mahigit 500 grams ang timbang at nakalagay sa apat na pouch. Ang parcel ay idiniklarang puli na galing India. Arestado ang suspect na si Catherine Amatiagang alias Ashley Alonso na kumuha ng nasabing package sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ayon sa suspect, binayaran lang siya ng 5,000 piso para kunin ang parcel. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos ang raid sa mga property ni Negros Oriental Rep. Arnie Teves noong March 10, ang compound naman ng kapatid niya sa Santa Catarina, Negros Oriental, ang sinalakay ng mga tauhan ng CIDG. Sa bisa ng search warrant, ang paglusob sa compound ni Pride Henry Teves, kapatid ni Congressman Teves at dating gobernador, bago binaligtad ng COMELEC ang panalo niya kontra sa katunggaling si Governor Roel De Gamo. Wala si Henry Teves sa compound. Walang pinalabas kabilang ang mga tauhan ng sugar mill na nasa loob ng compound. Kumbiskado ang di bababa sa 10 matataas na kalibre ng armas at mga bala at dinakip ang may dalang armas. Ayon sa CIDG, ang raid ay bahagi raw ng OPLAN paglalansag Omega para masugpo ang mga loose o unlicensed firearms at wala daw kinalaman sa De Gamo Slay case. Sabi naman ang abogado ni Congressman Teves na si Ferdinand Topacio, panghaharas ang ginawa na raid sa compound. Isa na namang kaso ng hazing, namatay matapos sumailalim sa initiation rites ang isang lalaki sa Imus, Cavite. Sa videong kuha sa Cavite sa Maritans Eagles Club, kita na pinagapang, pinag-squat at pinakain ng sili ang 47-anyos na si Glenn Albert Binoya. Dinala kalaunan sa ospital si Binoya, nakomato siya at namatay kinabukasan. Lumabas sa autopsy report na dumanas ang biktima ng stroke at hemorrhage o pagdurugo. Nagsampa na ng reklamong paglabag sa anti-hazing law ang mga magulang ni Binoya laban sa 16 na opisyal at miyembro ng fraternity. Enero raw nangyari ang initiation pero ngayon lang nila naipon ang pagkakakilanlan ng mga inirereklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Cavite Samaritans Eagles Club. OMG, oh my ganap na. Hashtag grateful daw si Zian Lim sa suporta at magandang feedback sa pinagbibidahan niyang GMA drama na Hearts on Ice. Masaya si Zian na pinakilala na ang kanyang karakter na si Enzo. Kwento pa ni Zian na itinuturing niyang bagong pamilya ang mga kasama niya sa Hearts on Ice at masaya raw siya sa magandang samahan. Ang senior stars naman na kasama nila inspirasyon daw pagdating sa attitude at sa career bilang artista. Ang actor-entrepreneur na si Marvin Agustin naman, mas magiging active raw uli sa showbiz. Formal na siyang pinakilala bilang bagong miyembro ng Crown Artist Management. At sa mismong presscon ha, naghiwa si Marvin ng kutsinilyo. Sabi ni Marvin, kahit tutok siya sa kanyang mga restaurant, on the lookout na rin daw siya sa bagong showbiz projects. Ito pa ang mga dapat alam mo. Ilang kaanak ng missing sabungeros, bakit di pa rin daw nakapagsasampan ng reklamo? Jimmy ng BTS, inilabas na. Ayan, Jimmy ng BTS, inilabas na ang kanyang inaabahang single at debut solo album. At hulihan ng mga lalabag sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Kailan na ang umpisa? Marami pa kayong dapat malaman sa pagbabalik ng mga kwento at balitang dapat. Alam mo! Napakahalaga kaano kaimportante ang pag-pursue ng ating mga pangarap even though diba, it might not be what others expect from us. So sabi ng isa nating kapuso, pamilya kami ng lawyers but I decided to be a teacher. No regrets. I guess it's always the passion that will make you happy. Meron namang isa, sabi, sobrang mahalagang tuparin ang totoong magpapasaya sa atin para sa huli wala tayong pagsisisihan na hindi natin ginawa ang mga ito. Ibigay natin sa sarili natin yon dahil yung mga bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng ibang tao. So may mga kapuso tayo na nagme-mention ng regrets, no? Kahit na mahirap siguro, minsan mahirap ipaglaban ang ating gustong gawin, pero never yata, wala pa akong nakarinig sa totoo lang. Kahit na hindi nag-work out, di ba? Kahit let's say, hindi ka naging bonggang photographer. Let's say, nakakagawa ka lang, yung day-to-day. Minsan nga, di ba, basta nababayaran ka for something that you enjoy. Yeah. Sa totoo lang. Nakaka-privilege na yun. Yeah. Di ba? Parang, professional na ako kasi nababayaran ako. Parang,
ganyan ako nung simula. Parang really, you're willing to pay me for something I just enjoy doing. Nakaka-ano rin, nakaka-encourage pa na pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Mm-mm. So, yun, so, when it comes to regrets, sige nga, are you happy? Do you have any regrets? Honestly, choosing the path that you did? My only regret is not continuing voice lessons. Talagang iniisip ko yun, sana voice lessons ko, sana marunong na ako manta. But other than that, no regrets at all. I think I needed to do what I had to do in order to survive, for lack of a better word. I didn't know what I wanted to do, but I just knew I didn't. Yun nga, hindi ko gusto pala yung maging doctor. I think I would lose my mind, you know, if I didn't try. So no regrets at all. I know hindi naman ako nanadyang manakit ng ibang tao. I tried as best as I could to take care of myself. Di naman ako napahamak. And I really learned so much. And I think the people around me learned as well. You just can't keep something caged forever. And even... realize na, okay, parang gusto ko mag-photography. I had a friend kasi na may banda, so I really enjoyed music growing up. So, nanunod ako ng band, nagpipicture-picture lang. Tapos, since yun nga, medyo mahiyain, hindi ako masyadong marunong mag-socialize, I would always sit in a corner and take photos. And then, papansinin ako, ay, anong sinushoot mo? Patingin na naman ng pictures mo. And then, emotional ng marap sa GMA Integrated News ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na hanggang ngayon di pa rin nakakapaghabla. Ayon kay Fede Pano, ina ng nawawalang magkapatid na sina Nomer at Jeffrey, wala pa raw natutukoy ng mga suspect ang pulisya kaya wala pa silang nasasampa ng reklamo. Si Carmen Malaca naman na ina ni Edgar, isa rin sa mga nawawalang sabungero, nagtataka rin kung bakit wala pang nakakasuhan ng pulisya. Gayong malinaw naman daw ang mga ebidensyang nakuha ng otoridad gaya ng gate pass ni Edgar kung saan posibleng naganap ang krimen. Bukod sa magkapatid na Jeffrey at Nomer at si Edgar Malaca, higit 1 taon at 3 buwan ng nawawala sina Ricardo Sakdalan, Alex Quijano, Teddy Javier at Jonalyn Bugin. Nakausap naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Anya, 8 reklamo raw ang hawak nila at 3 pa lang ang may resulta. Humingi siya ng mahabang pasensya dahil sa hirap daw ng pagkalap ng mga saksi. Muling naglabas ng punaan China sa planong dagdag na EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Sa naging pulong ng Pilipinas sa China, sinabi nitong ang pagdaragdag ng military deployment ng Amerika ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Wala pang bagong tugon ng US Embassy sa pahayag ng China. Pero nauna na nitong iginiit na dahil sa EDCA ay sabay na nakapagsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa pagresponde sa mga krisis. Tutol din ng China sa mga ginagawang joint patrol operation ng ibang bansa at Pilipinas sa South China Sea. Nauna rito, naging matatag naman si Pangulong Marcos na payagan ang military deployment ng Amerika sa iba't ibang lugar ng bansa sa kanyang talumpati nitong Lunes sa okasyon na ika-126 na anibersaryo ng Philippine Navy. Sa Lunes na umpisahan ang panguhuli sa mga lalabag sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa mahigit 2 linggong dry run ng pulisya, halos 19,000 motorista ang nasita ng MMDA. Kabilang sa tala ang lagpas 4,000 rider na mahigit 14,000 driver ng mga four-wheel vehicle. Pero ang ilang rider duda raw kung may papatupad ito ng maayos sa Lunes dahil sa dami ng mga nasita. Dapat alam mo na 500 piso multa sa bawat paglabag o hindi pagsunod sa exclusive motorcycle lane. Ito pa ang mga dapat alam mo. Teen artist sa Sparkle GMA Artist Center na si Andre Sison nasawi sa isang aksidente. Isa sa 2 suspect sa pagpapaputok ng baril, nagpakilala pa raw na asawa ng pulis. At zebrang wala sa safari o zoo, kundi sa syudad. Huwag pong bibitiw, marami pa tayong mga balitang dapat alam mo!
sobrang saya talaga, sir. Lalo na't ako yung nakakita, nakakuha noon yun. Lalo't pagka i-release namin yung mga small turtle, yung bagong pisa, at dito nila sa site namin i-release. Siyempre po, nagiging proud na proud ako. Convince one elderly fisher folk who was a respected member of the community, and he was the one who talked to all the rest. We can turn it over to Kurma. We can get a higher amount than what we would get if we would sell it illegally. Susan, kaya sarap pagmasdan ng ating paligid, di ba? Makulay at napakaganda. Tama ka dyan, Kuya Kim. Punong-puno kasi ng liwanag at buhay na buhay ang ating mga nakikita sa paligid, di ba? Pero alam mo, Susan, ang ilan sa atin, walang pagkakataong maranasan yan dahil nababalot ang buhay sa kaniliman. Oh, malungkot talaga yung gano'n, no? Eh, paano ba natin luwas maiintindihan ang kanilang kalbaryo na o, yung kanilang mga pinagdadaanan, Kuya Kim? Alam mo, sino may alam yan? Yan ang kwentong inalam ni May Bermudez. Ang mundo ay puno ng liwanag at kulay. Pero para sa mga may problema sa paningin, kung hindi bahagyang nakakaaninag, balot naman ng kadiliman ng buhay. Para mas maintindihan ng mga nakakakita ang kanilang pinagdaraanan, pwedeng maranasan ang kanilang kalbaryo sa isang exhibit. For today's lesson, hindi muna sa classroom matututo, kundi sa exhibit na Blackout Zone na layunin daw i-promote ang blind awareness sa mga namamasyal sa mall. We feel na partnering with schools will help this advocacy really ma-i-share ng mas malawak sa ating community. Kung nakikita kasi ng mga estudyante namin kung paano, gaano palang kahirap ang hindi makakita ng kulay, makaramdam ng tekstura, at yung direction, and then they will feel deep care and they become compassionate. Ang mag-asawang bulag na sina Andrew at Jenilyn ang nag-a-assist sa programa. Itinuturo nila kung paano ang tamang pag-alalay sa mga bulag at kung paano ginagamit ang tungkod sa kanilang paggalaw. Pagpasok sa exhibit, pipiringan ang mga bisita. Sa unang stage, masusubok ang kanilang sense of touch. Sa loob ng 2 minuto, paramihan ng beads na maitutuhog sa nylon string. Kailangan po na sensitibo maigi yung pong aming sense of touch. Ang sense of touch ang unang-una po namin ginagamit para kami po ay makapagbasa at makapagsulat. Sunod na palalakarin sa 2nd kwarto ang mga bisita gamit ang kani-kanilang tungkod. Sa yugtong ito, kailangan nilang mahanap ang grape at orange flavored candies gamit lamang ang kanilang panlasa at pang-amoy. Saka ilalagay sa tamang candy wrapper sa bowl. Pag hinahain sa amin yung pagkain, yung usok pa lang po nun o yung aroma, nagkakaroon na po kami ng idea kung ito po ba ay masarap o kaya naman maasim o matamis yung pagkain. Nahirapan yata ang mga bumisita sa exhibit sa bahaging ito. Ang iba, natikman at nabuksan na lahat ng candies,
pero hindi pa rin nalaman ang tamang flavor. Kailangan bumalik ng mga kalahok sa naunang kwarto. Dito ipararanas kung paano nila naiintindihan ang mga pelikula sa sinehan. In a cave, Pumpkin Long-haired Mal uses his large curving fish hook to prize a glowing green stone. Sa tulong na rin po ng bagong technology na ninanarrate na lahat ng nangyayari sa scene. Halimbawa po yung pag-blink ng mata, pag-iyak ng actor or actresses, mas lalo pong nagiging sensitive yung aming pandinig. Nagtatapos ang exhibit sa pagbabahagi ng mga karanasan ng mga bisita. Napakalaking impact po niya, lalo na sa aming mga kabataan. Marami pa po kaming ma-explore, marami po kaming makakasalamuha, especially those people with disabilities. At least ngayon po, alam na po namin kung paano po sila i-approach. And then alam na po namin kung ano yung nararamdaman po nila, na pwede po po namin silang tulungan. Para kila Andrew at Jeneline, malaking bagay ang mga ganitong proyekto sa pagtanggap ng lipunan sa mga gaya nilang may kapansanan sa mata. Nakakatulong po ito para mag-spread ng awareness na kung paano po kami pakikitunguhan ng ibang mga tao. Hindi naman talaga si visually impaired nanghihingi pa dati ng tulong. Minsan si visually impaired gusto rin niyang patunayan yung sarili niya na kaya niya yung mga bagay na pang-araw-araw na ginagawa ng iba. Sa pag-intindi natin sa kalagayan ng mga may problema sa paningin, maaari nating gawing mas makulay ang kanilang mundo dahil ang tunay na malasakit sa kapwa hindi sa mata nakita kundi sa puso. Ako si May Bermudez at yan ang kwento Dapat Alam Mo. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now, ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online. Dahil sa GMA News and Public Affairs Digital, we show you what's next now. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! It built upon our iconic patented design that uses core technologies of. Alas 6 na ng gabi, ito na mga inaabang balita at kwentong dapat. Alam mo! Lalaki ang hinalang biktima ng salvage sa damuhan sa Tansa, Cavite, natagpuan. Isa pang lalaki sa Quezon City, walang habas namang nagpaputok ng baril, arestado. Binatang artista ng Sparkle GMA Artist Center, isa sa tatlong nasawi sa aksidente sa Commonwealth Quezon City. At zebrang nakawala sa zoo sa South Korea, nahulit na ibalik kaya? Samantala, ang panahon nga naman, kung dati ang Bonnie Tita, inaayawan. Pero ngayon, ito na ang uso at maging mga celebrity, ito rin ang gusto. Pero tanong ha, worth it nga ba ito para lang magka-killer smile? Ba? Subukan mo yan, Patty. Baka bagay sa'yo, no? Let's see. Hindi lamang sa mga karating bansa natin uso ang tipaklong kainin. Dahil alang probinsya dito sa atin, paborito rin itong papaking. Ano nga bang mga luto na wagi sa panlasa nitong klase ng kakaibang protina? Ang napatay na unig gun runner sa Antipolo at ang babae sa Negros Occidental na minartilyo ng live-in partner.
paspasan muna natin ang iba mamalitang dapat alam mo. Umanigan runner patay ng makipagbarilan sa mga otoridad sa Antipolo. Ayon sa CIDG Rizal, nagkasasila ng operasyon kontra droga matapos makatanggap ng tip tungkol sa umani illegal na nagbebenta ng armas. Nabilhan nila ng barilang suspect pero nang makatunog na pulis ang katransaksyon ay agad daw nakipagbarilan. Inaalam pa kung saan nakuha ng suspect ang baril at kung sangkot siya sa mga gun for hire operation. Bangkay ng lalaki na tagpuan sa masukal na lugar sa Tanza, Cavite. Walang saplot ang katawan, balot ng duct tape ang ulo at nakabusal ang bibig ng dipa, kilalang lalaki. May mga sugat din siya sa iba't ibang bahagi ng katawan at putol ang isang daliri sa kanang paa. Ayon sa mga otoridad, konektado sa biktima ang isang bahay sa General Trias na inireklamo dahil sa masangsang na amoy. May bakas ng dugo at hand grenade na natagpuan doon. Hinala ng mga otoridad, dinukot at dinala sa bahay ang biktima bago itinapon sa Tanza. Sa San Carlos City, Negros Occidental, arestado ang isang lolo na minartilyo umano ang live-in partner. Ayon sa investigasyon, habang nag-aayos ng gamit ang biktima, panay raw ang pagmamakaawa ng 78 anyos na suspect. Pero nang hindi raw siya pansinin, pinukpok ng suspect ang ulo ng biktima gamit ang martilyo. Ginagamot pa sa ospital ang biktima. Walang pahayag ang suspect. Isang retiradong justice sa Court of Appeals ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang commissioner sa Commission on Human Rights. Ang detalye inalam ni Glenn Huego ng Super Radio DCBB. Glenn? Susan, kinumpirma ng Commission on Human Rights ang pagkakatalaga kay Retired Court of Appeals Justice Molina Arevalo Senyarosa bilang bagong membro ng kanilang ika-anim na Commission and Bank. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang appointment paper ni Senyarosa kahapon. Ang termino ng bagong commissioner ay hanggang May 2029. Una lang sinabi ng Presidential Communications Office na magagamit ni Senyarosa ang kanyang husay sa batas at sa human rights. Ibiyakin din ito na mangingibabo ang mga karapatan ng mamamayan, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Si Senyarosa ay naging commissioner din ng Presidential Anti-Graft Commission at naging membro din ng Board of Pardon and Parole ng Department of Justice at naging Regional Trial Court Judge ng gabing tapat na taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Glenn Huego ng Super Radio DZOB. Yan ang balitang tapat. Alam mo. Maraming salamat, Glenn Huego ng Super Radio DZOB. Narito ng ulat panahon na dapat alam mo. Talaga namang malakas po ang hanging silangan na magdadala po ng napakainit na panahon sa buong bansa bukas. Sa mga nagbabalak mag-weekend getaway, huwag kalimutan magdala ng parangga sa matinding init. So weekend init factor, forecast kasi ng PAGASA, posibleng umabot sa hanggang 39 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila. 32 degrees Celsius sa Baguio City, hanggang 43 degrees Celsius naman ang posibleng init factor sa Dagupan at Cotabato City. Nakaka-apekto raw ngayon ang Easter Breeze o yung mainit at malinsangang hangin na galing po sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero maging I am ready mga kapuso dahil posible pa rin daw ang maulap na langit na may kalat-kalat na pag-ulan o localized thunderstorms. Sa rainfall forecast naman ng Metro Weather, higit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon o gabi sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at maraming lugar sa Mindanao. Mananatili namang bababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Damay-damay ang lahat kapag matindi ang init, gaya sa Lawag City kung saan apektado na rin ang mga alagang baka. Ayon sa mga nag-aalaga, hinihingal at madali raw mapagod ang mga ito dahil dito maaga silang sinisilong at madalas pinapainom ng mga magsasaka. Pinaliliguan din daw mga baka para mapreskuhan. Ang iba naman ay pinapastol malapit sa ilog para hindi mauhaw. Sa kulungan ang bagsak ng dalawang lalaki sa Quezon City matapos ang pagpapaputok ng baril habang nasa inuman. Ang isa sa mga suspect nagpakilalang asawa pa ng pulis. Yan ang istoryang inalam ni Jonathan Andal. Sa istasyon ng pulis nagpalipas ng kalasingan ng dalawang lalaking ito. Inireklamo kasi silang nagpaputok umano ng baril habang nakikipag-inuman sa barangay Old Capital Site sa Quezon City. No comment ako, sir. Agad silang naitimbre sa mga pulis at barangay kaya inabutan sila habang nasa kalsada pa uwi. Naglakad po siya sa namin, sa outpost namin, sir. Nakasakay na po siya ng taxi nun, sir eh. Inarang lang po namin yung taxi. Si Ricky Kabungkal ang sinasabing nagpaputok ng kalibre 45. Nakalisensya ito sa kanya at meron ding permit to carry firearm. Wala siyang pahayag pero ang kanyang pakilala, asawa raw siya ng isang pulis. According sa kanya, ang misis niya as pulis kalbayog. Ito kasi ay dating security guard. Wala siyang trabaho ngayon pero mag-apply siya as private security.
5 basyo ng bala ang nakuha sa bahay kung saan sila nag-inuman. Maharap si Kabungkal sa reklamong indiscriminate firing at alarm scandal. Posible ring makansila ang kanyang lisensya at hindi na payaga makapagmay-ari ng baril. Disobedience to person in authority naman ang irereklamo sa kanyang kasama na pumalag umano sa mga pulis nang arestuhin. Wala namang naiulat na tinamaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal. Yan ang balitang dapat alam mo. Sa mga may anak, doble ingat po at huwag hayaang mapadpad sa kalsada. Isang bata kasi sa Tagig ang nasawi matapos mabundol ng truck. Ang detalye inalam ni Chino Gaston. Dumaraan ang puting truck na ito sa Mindanao Avenue sa Barangay Maharlika, Tagig. Pero habang binabaybay nito ang kalsadang may mga nakaparadang sasakyan sa tabi, sa isang pagitan ng mga sasakyan, may tumakbong bata patawid ng kalsada. Nahagip ang bata at tuluyang nasagasaan ng truck. Huminto ang driver para siyasatin ang nangyari. Nang dumating ang mga responde mula sa barangay, nagpa-aresto ang driver. Dead on the spot, ang 5 taong gulang na si Abdulaziz Langibad na nakatira malapit sa lugar. Hindi masabi ng ama ng biktima kung bakit nasa labas ng bahay ang paslit. Bagamat tanggap ng pamilya na aksidente ang nangyari, pinananagot nila ang truck driver na nakilalang si Roniel Silvoza. Ang kagustuhan daw ng ina ng biktima na isang OFW sa Kuwait, iuwi at ilibing si Abdulaziz sa kanilang probinsya sa Cotabato. Panawagan ko, sa driver, lahat sana ng kailangan namin doon sa probinsya, may ibigay sa amin. Paliwanag ng truck driver, hindi niya raw talaga nakita ang bata nang ito'y tumawid. Maliit ang bata at may kataasan ng truck na kanyang minamaneho. Yung kalsada may nakaparadang nagbababa ng buhangin. Okay. Ang ginawa kasi wala namang kasalubong, nabaltik po ako. Ito na po alam ko yung bata tumawid kasi nakatutuon doon. Tapos wala naman akong kita sa harapan. E dumidiretso lang ako, sir. Buti na lang pagdating sa gaho na kasi mabagal yung takbo ko lang. Kaya sumigaw na may nasagasaan. Impounded muna ang truck sa Tagig Traffic Enforcement Unit habang nag-aayos pa ang pamilya ng biktima at may-ari ng truck tungkol sa pananagutan ng kanilang driver. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, yan ang balitang dapat alam mo. The long wait is over. Weekend na naman, excited na umuwi ang karamihan. Pero kung may natitira pang bad vibes, pwede raw pumasyal muna sa isang kwarto at ibuhos ang lahat ng sama ng loob. Yan ang kwentong kaling inalam ni JM Encinas. JM, ano yan? Kuya Kim, tama, today is Friday, kaya naman dapat salubungin natin ano, yung weekend ng good vibes. Pero para sa mga kapuso natin, ako, nadala yung stress ng buong linggo at yung may mga kasamaan ng loob dyan. Imbis na ito ay kim-kimin, ano, may nahanap kaming lugar dito sa Quezon City kung saan pwedeng tanggalin ang negativity sa katawan. Pagod, stress, galit, masama yan kapag naipon. Kaya imbis na may madami pa, i-burst out na yan. Paano? Samahan nyo kami dito sa Banawe, Quezon City. And let's smash that feelings away dito sa na-discover naming Rage Room. Inspired by a TV series, naisipan ng magkaibigang sina Kay at Adam na itayo ito. Lahat naman tayo may stress eh. Sa family, sa work, sa studies, lahat yan. Nung naisip namin yung Rage Room, sabi namin maraming makakalibig. Ang first floor na nasabing Rage Room ay isang woodwork area. Kaya kahit nagaganap ang activity dito, ay hindi sila nakakastorbo dahil sabay nangyayari ang ingay. Ilan sa mga pwedeng gamitin ang mga bote, baso at ilang appliances. Depende kung anong stress level meron ka. May freedom wall din na pwedeng sulatan ng inyong mga mensahe. Pwede rin sumigaw. Bago tayo mag-burst out no, at ilabas ang ating mga itinatagong stress sa katawan, dapat safety first. Kaya walaan natin ang pagsusuot ng safety jacket. Yeah. Siyempre, kailangan din tayo ay nakaglass. At para makompleto no, yung ating pag-gear up. Headnet. Isa sa sumubok nito si Adrian. Nitong nakaraan, nakakaranas siya ng stress at anxiety. It really helped me a lot talaga to overcome my like insecurities sa sarili ko, sa mga
mga anxieties ko, nakakalabas talaga. Kaya naman ang malaman niyang may malapit na rage room na pwedeng avenue to release stress, dali-dali niya itong pinuntahan. Mental health is tabu dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong napag-uusapan. So, itong rage room na to is a safe place to like, ilabas mo lahat ng galit mo, lahat ng mga kalungkutan mo. Ayon sa psychology, throwing or breaking something is a healthy way to release anger and stress. Simple man ito, pero malaki ang tulong nito sa isang taong kasalukuyang nakakaranas ng anxiety. Kasi kapag sa bahay ka, baka may masira ka, like yung TV mo na kakabili, di ba? Sira. So dito, yan na yung mga nasira mo, which is already sira. Kaya kung may pinagdaraanan, tandaan na may mga lugar na pwedeng puntahan para palayain ang negativity sa iyong katawan. Live mula dito sa Quezon City, ako si JM Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Happy weekend, Kuya Kim! Happy weekend, JM Encinas! Samantala, maraming bagay ang nakakaapekto sa ating mood. Kasama na riyan ang tsokolate. E ngayon nga raw eh, hindi pa na pinapag-imagas mo yan matitikman dahil pwede mo na rin yan i-enjoy sa iba't ibang putahe. Obo, busog na? Happy ba yan? Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Chocolate gusto nyo? Alam mo ba na ang chocolate, aside from masarap ito, tsaka dalang kinikrave mo to, e pang mood enhancer pa siya, pang pasaya, pang pagod vibes, o diba? E sakto, meron ako nahanap dito sa Taguig City ha, na lahat ng pagkain nila, may halong chocolate! Kilala ang kanilang brand ng tsokolate internationally. Pero hindi na lang bilang panghimagas matitikman ang sarap ng tsokolate mula sa Davao. Sa cafe na ito sa Taguig, ang mga pagkain at inumin may halong kakao at tsokolate. Cacao and chocolate ay napaka-versatile ng mga ingredients, not just what most people think na it's only for dessert. Here in the cafe, that's what we really wanted to showcase. Cacao really is good for not only the body but also the mind. It has a lot of mood-boosting effects, also really good source of fat and fiber. Filipino food with a twist ang atake ng kanilang mga pagkain. So syempre magsimula tayo sa main course nila. Ito yung version nila ng top silog. Lahat ng kanilang ulam, niluluto with cacao butter. Yung buttery cacao na sinasabi nila, medyo nagigets ko na. May hit lang siya, hindi siya nag-overpower. Para siyang sweet tapa version with brown rice. Ang kanilang atsara, made with cacao vinegar. Sakto lang yung kick ng sweetness niya. And yung cacao, parang may pa-surprise na sumusulpot. Ito naman is yung ginataang kalabasa nila with chocolate. Alam mo, interesting to. Tignan natin kung bagay ba yung infused with white chocolate dito sa ginataang kalabasa. Gusto ko to kasi yung kick niya, sakto, and then may sasabog siya na matamis. So, explosion kumbaga. Sunod dating titikman na ang kanilang chicharong manok. Ang sausawan ay avocado dip na binudburan ng cacao powder at cacao nibs. May konting hint ng matamis, different texture pero maasim din. Kakaiba. Ito naman ang kanilang fried chicken and ube waffle with cacao powder ang batter ng manok. Latik with unsweetened tableya naman ang syrup ng kanilang waffle. With chicken and ube, na-neutralize na yung lasa nung flavorful ng chicken na balance niya with sweetness. Drinks naman tayo guys. This one is cold brew infused with white chocolate. Sakto lang yung white chocolate mixture nila. Dahil chocolate cafe ito, hindi pwedeng hindi tikman ang kanilang signature chocolate drink. It's rich and very creamy. Yun nga eh, zesty. May kick siya na parang lemon hint. Bago to. Okay siya. Sabayan na rin ito ng kanilang mga tinapay. Noong unang panahon, ginagamit ang cacao beans bilang pera. Itinuturing din ito noong banal na inumin at ginagamit sa panggagamot. Ang prutas na ito, nagbibigay kabuhayan sa ating mga kababayan. 80% ng supply ng cacao sa bansa ay mula sa Davao Region. Kaya naman diniklara itong Cacao Capital of the Philippines ng Kongreso. We're the first country in Asia to plant cacao. We have such a rich culture when it comes to drinking tableya sikwate and eating champorado. But nobody seems to really know about it outside the Philippines or really recognize. Our goal has always been to place the Philippines on the global map. Ano man ang craving, maalat man o matamis, perfect yan with chocolate. Mabubusog na, tsak na sasaya pa sa sarap. Kung
Kung looking for a hobby na medyo kakaiba, baka ito hindi nyo pa alam. Nakalaro ka na ba ng frisbee pero ang rules pang golf? Bago sa pandinig, perfect! Ngayong tag-init para lalong makapag-explore. Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Paano kapag pinagsama ang rules sa larong golf at ang mga gamit sa sport na frisbee? Ang resulta, this golf! Bago man sa pandinig, dapat alam mo na 1970s pa sinasabing nagsimula ang disc golf sa Amerika. Pero ngayon pa lang ito nakilala sa Pilipinas. Kung sa larong golf ay gumagamit ng clubs o yung pamalo ng bola para pumasok sa hole o butas sa lupa, frisbee o disc na gawa sa plastic ang bida sa sport na disc golf. At sa halip ng mga butas sa lupa, basket na gawa sa bakal ang target ng mga manlalaro. So, apat kayo maglalaro, each of you maghahagis sa tipad. Kahit ilang hagis, dahil mapasok siya, mapasok yung disc. Kung saan bumagsak ang frisbee, doon pupwesto ang player para ibato ulit ang disc hanggang may pasok sa basket. Pero pakuntian ang bato ang labanan dito parang golf. Merong 9 hanggang 18 baskets na kailangan mabuo ng mga manlalaro. Batuhan at lakaran galore to, guys! Kaya sinasabing full body workout ang sport na disc golf. Ito po ay isa pong form ng cardiovascular activity. Meaning po, yung ating baga at ating puso po ay ma-workout natin para po mas maganda yung ating endurance. Nakakatulong din ito sa concentration, strategy, at thinking skills sa mga manlalaro. Dahil po dito, may improve po natin yung precision or yung skills and decision making po natin kung paano po natin i-allow po ang ating katawan na gumana po ng mas maayos na setting para makuha po natin yung goals natin. Si Luisa ang isa sa mga unang Pilipinong naglaro ng disc golf. Natutunan daw niya ito habang nagtatrabaho sa Malaysia noong 2019. Ininganyo lang ako eh kasi sabi nila, I have a hand, you can throw, you can putt. So why don't you try doing the tournament? Mula pagiging hobby, kinarir at naging professional disc golf player si Luisa. Sumali at nanalo siya sa iba't ibang international competition ng disc golf. Dito lamang 2021, umuwi si Luisa dito sa Pilipinas para magturo ng disc golf. Unang-una namin ginawa, tinuruan namin yung mga underprivileged children. Kung for the street, yung mga batang hindi nag-aral. Hanggang sa marami na rin Pinoy ang na-discover ang sport at naglaro na rin ito. May mga pro tips pa si Luisa sa paglalaro ng disc golf. Usually, yung paghahawak namin, meron kami tinatawag na power grip. Yung apat nasa taas, nasa ilalim, tsaka yung isa nasa ibaba, yung thumb mo. Reach back, tapos naka... Pag rinilease mo siya, matutulungan ka niyang mag-push dito sa, mag-push ng disc mo. Nitong Marso, may ginanap ng disc golf tournament sa Abadeo, Cavite. Ang nag-iisang disc golf course sa buong bansa. Southeast Asia last stop, disc golf tournament. Meaning, itayo yung pinakalast na pupuntahan ng mga international player para maglaro. Ang mga manlalarong kalahok dito, mala United Nations, mula Amerika, United Kingdom, Thailand, Australia at siyempre ang mga pambato natin. Huwag nang magkulong sa loob ng bahay ngayong tag-init na. Sumubok ng mga bagong paglilibangan gaya ng larong disc golf. Nasusubok sa lakas ng katawan at isipan. Malungkot na balita mga kapuso. Kabilang sa tatlong nasawi sa isang car accident sa Quezon City, ang teen artist ng Sparkle GMA Artist Center na si Andre Sison. Dead on arrival sa ospital si Andre Paulo Buesa na nagmamaneho ng sasakyan at isa pang pasahero na si Armand Velasco. Sugatan ng isa pang Sparkle artist na si Josh Ford. Nag-taping kahapon sina Andre at Josh hanggang bago mag-alas 7 ng gabi. Batay sa investigasyon ng Traffic Police Sector 5, tumama ang kotse ng mga biktima sa isang puting sasakyan sa unahan na wala ng kontrol at lumakyat sa bangketa hanggang buwangga sa isang concrete signage dakong alas 2:30 kaninang madaling araw. Ang Sparkle GMA Artist Center lubos na nakikiramay at nakikidalamhati sa pagpanaw ni Andre Sison at humihingi ng privacy at dasal para kay Andre at sa kanyang mga naulila. Ayan, samantala ay karamihan sa atin ay todo alaga sa ating mga ngipin para always smile lang anywhere, anytime. Pero may ilan naman daw na to achieve ang kakaibang ngiti, sadyang ipauusli ang mga ipin na parang rabbit o mga ganyan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang hit singer na si Ariana Grande, si Nayeon na miyembro ng K-pop girl group na Twice, and our very own Miss World 2013 na si Megan Young. Hindi lang brightest stars sa kanilang larangan, may biggest smiles din. With bunny teeth.
Kaya si Jacqueline achieved din daw ang artistahing looks matapos gayahin ang kanilang malarabit na ngipin. Biggest insecurity raw ni Jacqueline ang mga ngipin niya kahit noong bata pa siya. Kaya nang magkatrabaho ang first order of business, magpaayos ng ngipin. Dati kasi nung bata pa ako, super crooked kasi nung teeth ko. Yun, nakapag-decide po ako na magpa-braces para po maayos po yung ngipin ko. And also para po ma-boost din talaga yung confidence ko. Sa iba talaga yung smile kapag maayos yung ngipin. May i-level up pa raw ang kanyang matamis na ngiti. Kaya naisipan niyang magpa-bunny teeth. Few months before my wedding, sabi ko sa dentist ko na, "Doc, pwede bang ma-achieve natin yung ano, Doc, yung bunny teeth?" Tinanong ko siya ano bang cheaper option. So, sabi niya, "We can do yung pasta." Pero ang all smiles na si Jacqueline, napasimangot. Ilang beses daw kasing naputol ang mga ipinaayos ng ngipin sa harap. Kaya nagdesisyon na lang siyang magpakabit ng zirconia veneers. So yung sa first procedure po is binawasan po talaga yung ngipin ko para po merong space for the veneers na ipagkakabitan po ng veneers. After a week, bumalik po ako sa dentist and then yun po, kinabit na po ng dentist po. Yung first week po, super medyo mangilo po talaga yung ano yung ngipin kasi wala na po kasing enamel yung ngipin mo kasi tinanggal siya. Ang zirconia veneers ay gawa sa zirconia oxide na isang uri ng ceramic material para itong shell na ikinakabit o tinatapal sa ngipin. After, you know, agreeing with the dentist that you would like to have a veneer, so and then nakita ka naman, na-examine ka, una, gagawa ka ng mold, gagawa ka ng model ng ngipin mo, tapos dun sa model na yon, gumagawa kami ng parang mock-up na bunny teeth. Pipit sa'yo yun, mag-a-agree kayo kung okay, and then from that, gagawin na yung veneer. Ginagamit ang veneers para pantay ang kulay at matapalan ang naukang ngipin. Kadalasan ay ginagamit din ito para mapaganda ang ngipin at ma-achieve ang bunny teeth. Ang veneer is a safe procedure. Yung ngipin mo, not very long looking, at bigla mo hinabaan, there will be, you know, some adjustment to make. But, you know, dentist would be able to know kung appropriate sa'yo o hindi. I would say na very important, ang pupuntahan nyo dapat licensed dentist. Si Jacqueline ay doble ingat sa pagkain, lalo't may posibilidad na mabasag ang bunny teeth. Sinabi naman ng dentist ko, tsaka inassure niya naman na magandang material yung zirconia veneers, na matibay siya. Actually, ang veneers ko is more than a year na po ngayon and hindi pa naman po siya natatanggal. Maingat pa din po ako sa kinakain ko, yung mga matitigas na mga pagkain. Super maingat lang din ako sa pagbabrush ng teeth ko. May kamahalan din kasi ito. Maaaring pumalo ng 20,000 pesos ang pagpapaveneers kada ngipin. Sobrang satisfied naman po ako kasi iba po kasi yung dating nung smile ko. Bungi o kumpleto ang ngipin, sungkiman o pantay-pantay, hindi raw matutumbasan ang tunay na saya. Kaya ngumiti lang lagi para magaan ang buhay. Alam mo, Kuya Kim, alam ko mahilig ka mag-food trip kahit ano kinakain mo, lalo na yung mga exotic food, di ba? Mm-hmm. Mahilig ako dyan. Ano ba mga exotic food ang gusto mo? Ay, marami. Uh-huh. Lalo sa ibang bansa. Tulad ng susunod na putahing ibibida natin, mapapatalon daw sa saya pagtatikman ng malulutong na tipaklong. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abdurrahman. Ang ilang maiilat na kulisap gaya ng tipaklong, dumadapo na rin ngayon sa mga pagkainan para papakin. Kilala bilang apan sa mga taga-Jensen ang grasshopper o tipaklong. Mahigit 5 taon na raw itong pinagkakakitaan ng 38 anyos sa si Rosie. Ang maliliksi kasing tumalon na tipaklong na gagawa niyang kutkuting malulutong. Hindi namin to palaging ginagawa kasi hindi season ngayon. Kunti lang ang mahuli namin. Pag season, marami talaga ang mahuli. Ara-ara kami nagabinta. Ang puhunan ako sa tipaklong is 3,000. Pag maubos ko ito, makaabot ng 4,000, 5,000. Dahil may ituturing ni herbivore o planet-eating insect ang tipaklong, ligtas naman daw itong kainin ng tao. They're safe for food consumption because malinis din yung kinakain nila. Bumagsak naman yung population nila, may effect din sa ecosystem yon kasi magkakaroon ng mga, for example, growth ng mga weeds
mas madami yung mga weeds na mag-grow. Ayon pa sa entomologist na si Almar Cervantes, wala pa naman daw banta sa populasyon ng mga tipaklong, kaya maaari pa itong gawing pagkain. Since grasshoppers are living organisms or living creatures, no, they are very important. They help us recycle yung mga nutrients back into the soil, no? They are also mga prey. So part sila ng food chain. Bago ko mo manguha og apan, mag-andam kong jacket, butas, para iwas sa tugnaw, na magbutas kay iwas sa bitin. Maudan niya akong ginasudlan, bago mi mo ato manguha og apan. Maudan niya akong gisuot, bago ko manguha og apan. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, ay nakikipaghabulan at nanghuhuli ng tipaklong sina Rosie. Sa gabi rin daw kasi namamahinga ang tipaklong, kaya hindi malikot ang mga ito. Hindi rin daw aktibo ang tipaklong kapag malamig ang panahon. At mukhang mailap ang mga tipaklong nung gabing lumibot sina Rosie. Di man lang nangalahati ang dala niyang lalagyan ng mga nahuling tipaklong. Nagkalisod yun may kay wala joy apan na kon kay walay ulan. Pangitaon nun kayo ang apan. Pag-uwi, agad hinugasan ni Rosie ng 3 hanggang 4 na beses ang mga tipaklong. Maari daw kainin ng buo ang tipaklong at wala nang kailangan tanggalin basta nalutong mabuti. Maudin niya kung unang buhaton, mag-add-add kong lamas, tapos maudin niya kung isagol sa akong apan na gi-marinate. Sunod na nagtimpla ng pang-marinate si Rosie, ang pinaghalong soft drink at suka. Magdamag na ibababa dito ang mga tipaklong para manuot daw ang manamis na mis na lasa. Alas 4 na madaling araw nung prituhin ni Rosie ang marinated tipaklong. Maunaday niya akong lamas na isagol ako sa akong apan, huy akong unahon, ahos, bumbay, sili. Dakot-dakot piniprito ang mga tipaklong sa loob ng 5 minuto. Kada serve nitong tipaklong is 40 pesos. Karaniwang comment ng mga tao is maanghang, crunchy, at iba talaga ang lasa. Yan talagang balik-balikan nila. Ito sa aning taon-taoran para pa-crunchyhon sa nato, para dili siya luod niya kaon nila o dili po siya muna langsa. Lami gud siya kaonon, murara gud siya chicharon, basta crunchy na. Kung kuwaon na ako siya, kay crunchy na. Kung masubraan man po, pangit man po siya kaon nun, pait. Luto na raw ang tipaklong kapag golden brown na ang kulay. Ang mga lalutong tipaklong, itinitinda ni Rosie sa gilid ng highway sa Jensan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pakiramdam ko habang kumakain ng tipaklong na parang nagdagdag ang lakas ko, naging energetic ako. Masarap kasi. Sobrang sarap, grabe. Parang ano lang, kumakain ka ng chicharon na masyadong malasa. Ayon sa registered nutritionist dietitian na si Jake Andal, good source of protein daw ang tipaklong, lalo kung niluto ng tama. It's very widely consumed as a snack and as a meal. Dito specifically sa Southeast Asia. Yung body talaga ng grasshoppers, yung talaga, nandun kasi yung talagang source of protein eh. Yung iba't ibang mga parts, maaring wala na siya masyadong nutritive value. Mababa yung kanyang fat at mas mataas yung lamang proteina niya. So, akmang-akma siya sa mga taong nagpapalaki ng katawan. At yung sa mga bata, lalo na kasi kailangan ng proteina para sa kanilang growth and development. Okay namang maging adventurous din sa pagkain. Basta sisiguruhin lang, ligtas ito at walang ibang napipinsala. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes 5:30 ng hapon. Happy weekend po sa inyo lahat. Tandaan, wagi ang may alam. Kaya dapat Alam Mo!